simulan na natin, simulan na natin ha. Sandali lang. Okay. Ito, si Rolando Digamon. Unahin natin to. Banat Bay. Sandali, tabi ko. Si Banat Bay makulit. Ah, ta. Simulan na natin. Hoy, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito. Siyempre, pag-uusapan natin ang mga trending sa lansangan. At bago tayo magsimula, bago natin pag-usapan ang mga balibalita at ang ating headline today, pag-usapan natin to si Rolando Digamon. Explain competition survey 103 total. Okay. Ganire. Okay, kwento ko sa inyo ha. Easy lang. Okay, pakita natin ha. Ayan ha. Kasi nga daw, ulitin natin. Sa mga hindi ko nakinig kahapon, ulitin natin para sa kanila. Alam mo naman sila, pagkakailangan pa ulit-ulit. Kasi kung hindi nila maintindihan, di ba? Ganyan ho talagang ilang kababayan natin. Medyo mabagal ho ang kanilang computer sa utak, ha? So ito, explain natin ha. Ayan. Kasi yun, isang araw, naglabas ho tayo ng... Papakita natin. Wait lang. Okay, wait. Aha. Aha, sandali. Hanap lang natin, hanahanap. Naglabas ho kasi tayo ng survey. Okay? Patungkol ho ito sa tiwala ng taong bayan kay Marcos at kay Dumagoso. Okay? Pwede ho bang kayo na lang maglabas ng calculator? Ha? Kayo na lang maglabas. Kaya ko na ho i-calculator ito. Ayan. So ang ginawa ho nito, itong bumabatikos na ito, sabi ni Rolando Digamon, Banat Bay, explain computation survey 103 total. So ang ginawa niya, at ginawa rin ito ni Sangkay Janjan. Eto ha, pakinggan ninyo. Tingnan natin. Sabi ko sa inyo, pagkukulan natin ng pansin ito. Dumagoso, 57%. Si Sangkay yan. Marcos, 46%. Nakakagulat. Bakit? Yung Sangkay, di ba? Bakit? Pakinggan po natin. Kasi, eto, wait lang. Yung information na inilabas niya mga Sangkay na galing daw po sa SWS ay kinuha po sa Manila Standard. Okay. Mamaya, may nangyari dyan sa kanyang balita o sa kanyang information na inilabas. Pakinggan po muna natin to. Ito, sabi nga si Dumagoso o si Isko Moreno ay 57%. Okay. Wow! 57%! At si Marcos ay 46% lang. Okay. Uy! 46% lang! Dito pa lang mga Sangkay, makikita mo na. Mamaya mag-react tayo. Ubusin lang natin to. Oh, come on, man. Tagal na reaksyon. Nang hina ng ano, bakal. Uy, baka naman fake news yan daw. Si Banat Bay magpe-fake news. Uy, si Banat Bay magpe-fake news. Ay, daw, mga Sangkay. Eto ha, eto lang. Tingnan nyo mabuti yung numero. 57%, si Marcos naman ay 46%. Bilangin natin to mga Sangkay. Ang 57 plus 46%, ilan na lang? Ilan na? 103. Diba? Sabi ko sa iyo, yung ginto na lang pagkabalahan mo eh. Nagpas po yung numero. 57%. Plus 46%. Wow, ano? Equals 100%. Ang sakit sa bangsi doon sa Sangkay. Ano ba yung nagagawa mo? Dito pa lang, alam mo ng fake news na to mga Sangkay. Bakit? So, ituloy natin. Sige, tuloy mo. Alam nyo kung saan ito galing? Na information niya? Ayan. Galing po dyan. Sa Manila Standard. Okay. Nalagay ko sa title, Filipinos have more trust Arian Glover, salamat po. Than Bongbong Marcos. According daw po sa SWS survey. Wow. Ngayon, mga Sangkay, naintriga ako kung ano ito. Hinanap ko. Kasi nakakagulat, di ba?
Kasi alam nyo naman, nakakalabas lang po ng bagong survey mula po sa SWS. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Kaya nga, sabi ko, fake news to, paano nangyari na lumamang si Isko Moreno at si Bongbong Marcos ay nasa baba na. Eh sa bagong survey na lumabas, nakaraang araw lamang mga sangkay ng SWS, 50% si BBM. Mamaya, ipapakita po natin yan. So yan po yung source niya. Ito po yung mga sangkay. Ah! Mm-hmm. Ayan po. May mga nagpakalat din po na ito. Kung makikita po natin dito, nakalagay po sa ibaba, basahin ang buong detalye. Ah! Nakalagay po yung link, okay. manilastandard.net. Ah! Ngayon mga sangkay, pinindot ko po yan. Mm. Siyempre, na-intriga ako eh. Tiningnan ko, alam nyo kung ano ang lumabas mga sangkay? Eto. Mali. Mali tayo. Mali tayo ng pindot. Eto po yung lumabas. Ayan. Okay. So eto ha. Page not found. Ah, sige. Sorry, the page you were looking for. Okay. Ah. Mr. Sangkay, makinig ka na mabuti ha. Ah, bibigla explain ko sa'yo ha. Dadahan-dahanin ko para medyo pumasok sa yutak mo. Ah, okay. Number one, yung sinasabi mo na bakit mas mataas. Eto, yan muna tayo. Kasi ho, hindi ho inad yung kay Marcos at kay Domagoso. Hindi ho ibig sabihin niyang 57 plus 46 is 103. Hindi ho ganyan ang tanong. Okay, ang tanong sa 100% na tao, inisa-isa yung kandidato. Ako kunwari, 100%. Ikaw, may tiwala ka ba kay Domagoso? Yes or no? Yun ang tanong. So pag ang sagot mo yes, ilalagay ko dun sa percentage ng yes. Okay? Ilalagay ka naman sa percentage ng no pag no ang sagot mo. Hindi ho yan inad 57-46. Eh paano naman yung ibang kandidato? Ikaw naman sangkay? Hindi mo malang naisip yung ibang kandidato. Oh. So ang ginawa mo, inad mo. Yan ang hirap sa atin eh. Oh. Ipapakita natin ha, ng mabilisan kasi medyo sabi dito, bawal daw ilabas eh. Ewan ko kung bakit nagbabawal ilabas eh. Oh, ipapakita natin ha. Sandali lang. Wait, hanapin natin. Oh. Ito yung pinanggalingan niya. Papakita ko sa inyo ng mabilisan ha. Oh, pasensya na ha. Hindi natin pwedeng ipakita ng matagal. Okay, wait lang. Oh, anyway, galing naman ito sa Manila Buli Amalida Standard, okay? Ulitin natin ha. Oh, ito po. Papakita ko sa iyo, sangkay, makinig ka mabuti. Huwag kang kukurap. Delicates, baka mamaya kung saan sa kanila na mamapunta. Oh, wait lang po. Pasensya na. Kasi biglaan ko lang nakita eh. Oh. At saka isa pa, sinasabi ni ano dito ni Sangkay, na Quezon daw, kalalabas lang daw nung survey, bakit biglang umangat si Domagoso. Sangkay, yung survey na kalalabas, tungkol yun sa pagboto. Kung sino iboboto mo. Ang linaw sa video ko, magkaiba yung iboboto mo at saka yung trust ratings. Ang trust ratings, ibig sabihin tiwala. Eh bakit mas mataas si Bongbong Marcos pagdating sa iboboto? Alam mo kung bakit? Kasi yung mga tao, hindi naman sila bumoboto dun sa may tiwala sila. Minsan dahil uso lang o di kaya mananalo. Naintindihan? Hindi pa rin. Magkaiba ho yan kesa doon sa survey na sinasabi mo. Hindi ho yan yung survey patungkol sa boboto. Wait lang ho ha, medyo nawawala yung aking ha. Ayan. Pakita ko lang na mabilis. Ayan. Ayan ang pinanggalingan yan. Philippines, 100%, 70% much trust, undecided 16, little trust 13. Si school lang ho yung pinag-uusapan dito, kaya nagneto siya ng 57. Hindi dahil kinukumpara si Isko at saka si Marcos. Sige, baka sabihin nyo, saan naman nakuha yung kay Marcos? Ito naman yung kay Marcos. Papakita natin. Ayan yung kay Marcos naman. Diba? So, ito naman yung kay Marcos. 100% aware, much trust 70, undecided 16, little trust 13. Sorry. Kay Domagoso pa rin pala ito. Sorry. Ito pala kayong kay Marcos, ha? Wait lang, ha? Ito. Ito yung kay Marcos. Sa 100%, ang may tiwala 64, undecided 17, little trust 18. So ang neto niya 46. Kaya ang nangyari diyan,
Si Domagoso, 57 and 46. Sangkay naman! Sangkay naman! Alam mo, ayoko manlait ha, pero next time, do your research. Oh, eto, sasabihin mo na naman, bakit hindi siya nakikita? Oh, buti na lang, na-save ko. Na-save ko yung webpage. Okay, kung saan binura ng Manila Standard. Ito po yun, oh. Oh, kiklik ko ha, lalabas dito sa screen. Ayan, oh. Kita nyo yung website sa taas? Ayan, oh. Diba? Ayan, sa taas. Kitang-kita nyo, diba? Talagang link yan sa taas. Ngayon, tinanggal nila. Kasi nga ho, nakita nyo naman itong pinakita kong isa, may nakasulat doon na not for public pa. Oh. Sangkay talaga, oh. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang pagkabalahan yung hindi mo alam. Mag-concentrate ka na lang sa ginto. Sa ginto ka na lang. Mag-concentrate. Ito, alam mo to, sigurado. Oh. Okay. Oh. Ayan, oh. Ayan ang prueba, oh, na hindi fake news. Guys, kita nyo sa taas, oh. Tingnan nyo. Yun yung link sa taas, oh. Nakikita nyo, ayun, oh. Oh. Ngayon, i-refresh ko. Alam mo ibig sabihin ng refresh? Command R sa Mac. Oh, mawawala na siya. Bakit? Tinanggal nila. Oh, Command R. Oh, biglang nawala. Page not found. Bakit nga ho? Tinanggal ho ng Manila Standard. Bakit? Na-realize siguro nila na ano? Ano yung na-realize nila? Na bawal pang ilabas. Kasi nakasulat dito. Ayan, oh, nasa taas. Oh. Oh, papakita ko lang ha. Lilinawin ko. This copyrighted material is not authorized for quotation, publication, broadcast, or sharing. Oh, nilinaw natin, di ba? Oh. Ay, sige. Baka ayaw nyo pang maniwala. Ito pa, isang katunayan. Oh. Sino yung favorite nila dating lagi nilang kinukot? Na dyaryo? Na sabi nila, ah, hindi to bias, hindi to bias. Alam mo ko ano? Tribune. Oh, papakita natin sa Tribune. Ayan, tingnan nyo sa taas, tribune.net.ph, Yorme gains more trust. Ayan o, a recent social weather station survey showed that Manila Mayor Isko gained more trust from Filipino ahead of 2022 national election, local election. Ayan o, in the surveys commissioned by Stratbase ADR. Oh. 70% of the respondents said that they trust Isko while 13% they have little trust for Manila Mayor. Pwede ho kayong humingi ng apology sa mga nilinlang ninyong followers nyo. Ayan ha, oh, kitang-kita, Tribune yan, oh, Tribune. Bakit 70 dyan? Eh, ayan nga, 70%. Respondent said that they trust Isko while 13% they have little trust. 70 minus 13. Sagot! Mga kababayan na matatalino dyan! Anong sagot dyan? 70 minus 13. Ano? Oh, ang sagot dyan ay 57. Sabi ko naman sa'yo, sangkay eh. wag ako. Kasi sangkay, humanap ka ng kalibel mo. Pasensya ka na, humanap ka ng kalibel mo. Ako? Hindi mo kakayanin. Sorry, pasensya na. Oh, okay? Ayan ha, alinaw. O oh, ano pa, dito sa baba. Tingnan natin, oh, ayan, oh. Okay? Ulitin natin ha. Baka akala ninyo, fake news. O, oh, i-refresh ko sa harapan ninyo. Refresh natin. O, oh, ayan pa, oh. Gumagana pa yung mga... Sandali. Gumagana pa yung mga ads. O, oh, ayan, oh. Ang dami mga ads. Ano ba yan? Puro ads. Ayan, o. Oh. Refresh natin. O, oh, refresh. Pring! Yung pa rin. Maraming salamat, Eugene Orendain. Maraming salamat po. Sangkay, wala akong problema sa iyo pero may I suggest. Mag-concentrate ka na lang dito ha, sa ginto. Ha? Kung meron kang babanatan, hanggang level mo. Ay,
kayo, kayo na lang mag-usap nila Mike Abe. Okay? Pwede ho bang paki-message si Sangkay? Hingin nyo yung address ni Sangkay, papadalan ko siya ng Talano Gold Soap. Sige na. Okay lang ho ba yun? Paki-message ha. Oh, doon na tayo sa topic natin. Oh, ayan, baka makita nyo pa yung mga ibang laman ng aking ano. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ah, oh, kaya. Eto na. Maraming salamat.